And we're now joined by Alice Goh's lawyer attorney, Stephen David. Hi, attorney. Thanks for joining us. Hi, good morning, Katrina. Thanks for taking our call, attorney. Before we talk about your Supreme Court petition as well as the arrest warrant for Mayor Goh, let's first talk about how the Senate panel yesterday quashed Mayor Goh's narrative that she was homeschooled in a farm. How do you justify your client's earlier statements, considering that Senator Sherwin Gatchalian was able to present concrete documents that showed that Mayor Goh was once enrolled in Grace Christian Academy? Well, una-una, yun ang allegation, yun ang kanilang ebidensya na hinahawakan ngayon. So on our part, siyempre minimaintain ni Mayor Alice yung kanyang mga statements. So kung dalawang conflicting testimonies kasi yan, dalawang magkaibang position, on the part of the good Senator Sherwin, I believe gagamitin nila yan sa pagsampa ng kaso laban sa kanya. Eh kami naman, ganito naman ang aming position. So pagdating ng ganyang sitwasyon, magkakaalaman tayo pagdating niya sa husgado, ano ba talaga ang totoo? Kasi sa at the end of the day, lalabas naman talaga ang katotohanan. Mm-hmm. Pero kasi sa ngayon, mahirap mag-comment sa isang mga dokumento na hindi ko naman nakikita, hindi naman natin na-examine. Mahirap yun kasi sinabi lang nila yan sa Senate o kung saan, pero wala pa tayo talagang personally na confront o na natanong yung mga testigo nila. Right. So as of now, yung presumption of innocence, nadyan pa rin. So hindi ko sinasabing hindi totoo yan, pero may proseso talaga para makapag-comment ako kung totoo yan o hindi. Mm-hmm. Attorney David, let's give them also the benefit of the doubt, given that these documents were provided by legitimate government agencies or even legitimately elected senators here. You are a seasoned lawyer, you have experience, and we all know that documentary evidence holds more weight compared to verbal claims. How do you now reinforce the Mayor Goh's narrative? Correct ka dyan, pero may proseso tayo para sabihin mo authentic yan. So kailangan sumunod tayo sa rule of law. Sir, may batas, sir, will you challenge the authenticity of these documents? Of course. Siyempre, hindi naman tayo basta-basta pag binigyan mo ako ng dokumento, paniniwalaan ko yan. Kasi ako, curious din ako sa tagal na itong Senate investigation na to, bakit wala man lang isang kaklase yan nagsabi, hindi kaklase pa yan, kasama kami yan doon. Wala ba siya kaklase doon kung totoong nag-aaral siya dyan. So anyway, nire-reserve natin yung mga ganyang mga issues. Pagdating sa, ang ayaw ko lang kasi, ang pinapakiusap ko lang, yung magkaroon ng trial by publicity. Kasi kagaya, naglalabas ka ng mga ganyang ebidensya. Una-una, breach yan ano, ng privacy rights. Pero kung ang layunin mo, masway yung public, na guilty na siya, hindi naman fair yun. Kasi meron naman tayong pamamaraan para patunayan mo na guilty yung tao, hindi sa pamamagitan ng public trial. All right. Before we talk about your claim that Mayor Goh's right to privacy has been violated, let's first talk about the senator's questioning about Mayor Goh's failure to submit medical certificates or a doctor's certificate that would prove that she is really unfit to appear before the Senate. How do you convince lawmakers and the public that the mayor is not just making excuses to evade further questioning in the Senate investigation? Well, you know, we don't have to convince the public or the Senate. Ano? What we are saying is kung ano nangyari. Now, it's up to them to believe it. Kung ang nangyari naman talaga, nag-consult siya ng mga medical practitioner about her condition. Eh, sino naman ang hindi maniniwala na nakaka-stress, nakaka-traumatic yung situation niya? I don't think anybody will say na, ay hindi, madali yan, hindi ka dapat pa-stress yan. Eh, ang dami-dami kayang issue, ang daming cyberbullying, ang daming bashing ang na-encounter niya. Ngayon, kung hindi sila naniniwala doon, I think superwoman or superman sila para hindi sila maapektuhan o ma-stress sa ganyang mga situation. Iba-iba ang level ng stress ng tao. Pero as to the fact na wala siyang medical certificate, wala akong magagawa doon. Una-una, ayaw mag-issue ng mga medical practitioner dahil ayaw nila ma-involve. Ngayon, hindi ko naman kailangan i-persuade ang public o ang Senate na maniwala kayo sa amin. We're just saying, ganito yan. Ngayon, it's up to them kung maniwala sila o hindi. Mm-hmm. And Mayor Goh is set to receive a warrant, maybe today or maybe tomorrow, maybe this week. Will she actually... How willing is she to receive this warrant, or will she refuse to do so by hiding?
alam mo, yun nga advice ko, no? Kasi kahapon magkausap kami, you don't just throw your life na magtatago ka habang buhay. Kasi hindi naman tama na magtago tayo sa proseso ng batas. Harapin natin yan. Kaya lang right now, kasi ang problema kasi ngayon, physical condition niya. Kung ako lang masusunod, mas safe nga siya kung nasa custody siya ng Senate. Kasi doon, safe siya doon. Walang basher, walang threat. Kasi sa ngayon, sa dami ng internet justice na binigay sa kanya, hindi niya na alam kung sino yung kakampi niya. Hindi niya na alam kung sino may masama intention sa kanya. Lalo na yung mga tagging-tagging na spy na yan. Hindi mo na alam. At least kung nasa Senate siya, custody ng Senate, safe siya doon. Kaya lang, ako yun. Hindi si Mayor yun eh. Hindi ko pwedeng saklawan yung nararamdaman niya at saka yung emotion niya at saka yung kanyang stress level. Ako, ang advice ko nga, kung pwede, di ba, although ako may reservation ako dyan doon sa right against self-incrimination. Kasi sa ngayon, anumang itanong sa kanya sa Senado, incriminatory. Sa dami ng mga kaso yung sinampa sa kanya, kahit isang tanong lang dyan, 100% incriminatory na yan. Okay, so sir, you advised your client na isubmit na yung sarili niya sa Senado because there also, at the same time, she will be monitored by Senate doctors, Senate medical personnel, if not 24/7, then regularly. But how did she respond to your counsel? Yes, of course. That is my, kung ako lang, if that is my suggestion, ano? But, you know, I cannot really decide for someone else. Ano yung reaction niya, sir, nung sinabi niyo sa kanya, nung nilatag niyo sa kanya na you have this option, it might be a safer route for you? How did she respond? Well, of course, siyempre, give me time to study that. You know, you give me time to contemplate all these things. Kasi una-una, wala naman daw siyang kasalanan. Bakit siya i-detain? Sabi ko, hindi ka naman i-detain. They're just asking you to say something you know about these issues, ano? Pero of course, you can always invoke your right against self-incrimination. So right now, she's contemplating on the advices. I cannot answer for her kung kailan niya i-heed yung advice natin. Sir, tama po ba ang choices niya lang so far is either submit herself to the rule of law or be considered as a fugitive? Hindi naman siya fugitive kasi hindi naman warrant siya na para ikulong ka. This is just a warrant to compel her to testify before the honorable Senate investigation. Hindi naman para huli ka para ikulong o parusahan ka. No, it's just to compel you to appear and testify. All right, sir. Eh, pag nakikita ka naman, tapos na yan eh. Wala na yan. Tapos na. Okay, while we're waiting for Mayor Goh to make up her mind on whether or not to heed your advice, let's talk about your petition for certiorari filed before the Supreme Court citing violations to the mayor's right to privacy. What particular line of questioning po yung you felt that were already infringing on your client's rights? Alam mo, dalawang basic. Well, actually, marami kaming grounds, pero dalawang basic lang because of time constraint. Yung life to the denial of life, denial of the right to live, to life without due process of law, di ba? Bakit life? Kasi ang life hindi lang naman yung physical na buhay na kundi yung freedom to live a life free from bullying and bashing and freedom from cyber attacks. Kasi yung pag-appear niya sa Senate, yan ang naging main reason bakit nagkakaroon ng cyberbullying sa kanya, sa basher at saka mga cyber attacks. So, to go on with this, lalo mo lang palalalain. Kasi nga, with due respect sa Senate, meron na kasi silang opinion dyan. Hindi lang opinion, meron na silang decision that Mayor Alice is already guilty. Even the public says that she's already guilty. So, ano pa ba ang saysay na isang resource person? Supposedly, kaya ka tinatawag kasi may tatanungin sila sa iyo na alam mo na hindi nila alam. Ang problema, naitanong na nila na ilang oras na siya sa Senate investigation. Ano pa ba hindi nila alam? Ang further nakikita namin dito kung tatanungin siya is lalo lang siyang ipinapahiya, lalo lang siyang mapapahiya. Di ba right yun to life without harassment? Diba? Tapos, ano ba yung pangalawa namin ginagamit na defensive na argumento dyan? Yung right against self-incrimination. Alam mo ito, constitutional right to. Binigay ito sa atin ng constitution na kailangan respetuhin natin. Kahit ang Senado, dapat sumunod sa constitution. Pag sinasabi mo na yung mga tanong mo ay magpapahamak sa'yo,
dapat hindi ka na nila pipilitin o kukulitin. Kasi nga, sila na ngayon ang nagbabaibit ng Constitution. Mm-hmm. Pipilitin mo. All right, Attorney David, with all due respect, Mayor Go is also a public official. She was elected by the public. Therefore, the public, her constituents, voters, are entitled to know more about her background and the legitimacy of her nationality as well as the legitimacy of her candidacy. What would you say to comments that the government, specifically the COMELEC, specifically senators who have the power of check and balance also guaranteed under the Constitution, are also entitled to check the legitimacy again of Mayor Go's character? And then I beg to disagree with that. Ang legitimacy ng isang tao o ang kanyang mga ganyan, dapat sa korte yan sinasamba. Hindi yan sa Senate. Kasi ang Senate, hindi, wala mo siyang power to hatulan ng isang tao or to judge. Ang power ng Senate is in aid of legislation para mag-craft sila ng batas na makakatulong sa Pilipinas. Hindi yung para i-declare yung isang tao na undesirable, alien, o ano, kung ano. Hindi yun ang trabaho ng Senate. Meron tayong korte na ganyan. Eh, sa katotohanan, pinailangan nila sa Tarlac yun eh. So wala namang problema kung pinailangan nila yun, di sasagutin natin. At nagko-contemplate din sila ng ibang mga kaso sa COMELEC tsaka ganun. Yun naman kasi ang proper avenue. So ngayon, kung Senate ang sasabihin mo na may karapatang maghati sa kanya about these issues kung hindi sa Pilipino, or what, excess of jurisdiction. Ang kanilang jurisdiction is mag-imbestiga para malaman kung ano ang batas na dapat gawin. All right. Attorney David, to wrap up this interview, the NPC has kicked out Mayor Go from their party ahead of the 2025 midterm polls. With what is happening right now, meron siyang petition before the Supreme Court. She is traumatized, allegedly. At the same time, the Senate is also expected to serve an arrest warrant against her. At this point, is she still considering to run for re-election in the upcoming midterm polls? Siya kasi, siyempre, hindi na siya nagko-contemplate on that. Pero ako, kung ako lang pakikinggan niya, gusto ko siya tumakbo. Kasi eventually, at the end, ang tao ng Bamban ang hahatol kung karapat dapat pa siya na mamulo sa kanila. Sila dapat, huwag nating i-preempt yung mamamayan ng Bamban kung gusto nila. Sa katunayan, nanalo siya doon. Eh. Ano ba ang kailangan natin pag-undang? Mahal siya ng mga tao doon. Ngayon, kung tatakbo siya ulit, di makita natin, despite mas maganda yan, alam na nila lahat ng issues. Kung gusto pa rin siya, de, dapat ang bayan na humatol, hindi yung technicalities na gusto ibigay sa atin ng mga tao na ayaw siya patakbuhin. Kasi nga, unfair naman yun. Ngayon, kung ayaw na siya ng mga tao sa Bamban, edi matatalo siya, mapapahiya siya, di ba? Ganun lang naman yun. Categorically, sir, when you said na she's not contemplating on it anymore, does that mean that she's not contemplating na she will no longer run, or it's she's not contemplating na parang I will still run? Hindi, inclined siya na hindi na siya tatakbo kasi sa dami naman itong mga naging repercussion na pagiging mayor niya. Siyempre, going back, siguro, ang sabi niya, bakit nga man naman siya tumakbo noon? Pero kasi nga, pagmamahal sa kanyang kababayan, nag-usad, nag-ano sa kanyang tulak para tumakbo. Ngayon, sa akin lang, let the people of Bamban decide or speak. Ikaw ba talaga gusto nila? Kung ako lang, ayaan mo natin silang mag-decide kung gusto namin siya, huwag natin bigyan ng technicality na hindi man lang mapatunayan ng tao na gusto namin siya o hindi. Kasi kung technicality yan, it will forever remain a mystery kung talaga gusto ba siya ng tao o hindi. Alright, so far we're not expecting a Mayor Alice Go on the ballot next year, but let's wait and see if we are in for a surprise come October. Thank you so much for joining us this morning, Attorney Stephen David. Thank you, Katrina.